Sa araw na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang solusyon sa mga high vacancy rate na apartment or kung may paupahan ka at walang masyadong umuupa, ano nga ba yung mga reason behind this and ano nga ba yung solusyon na dapat nating mai-offer. Sa unang quarter kasi no, ng pagpapaupa mo, kunyari meron kang apartment, meron kang paupahan na bahay at lupa, o kahit lupa na pinaupahan mo, may mga times kasi na madalas mabakante ito. Sa unang quarter, okay lang yan, o kaya sa unang taon. Yun nga lang, sa susunod na taon, hindi dapat ganyan yung mangyari. Huwag muna natin pag-usapan yung mga apartment na sablay yung location. It is given naman na kung sablay talaga yung location, eh walang masyadong uupa. Pero saka na natin pag-usapan yung mga ganyang issue sa ibang vlog na lang. Pero sa araw na to, magpo-focus tayo sa mga regular na apartment na tinayo na akala natin eh magiging successful pagdating sa vacancy rate or magiging mataas yung vacancy rate niya, pero in turn hindi pala. Ang mga apartment na tinutukoy ko ay mga nasa magandang location naman, nasa city or nearby province city na marami namang tao, pero bakit walang umuupa or konti lang yung umuupa. Sa mga bago nga pala sa ating YouTube channel, ako nga pala si Melvin, nagtuturo ako sa mga Pilipino about money and real estate. Number one is reasonable price and condition. Malaking factor talaga nun, number one laging factor sa mga nag-uumuupa or nangungupahan, yung presyo at kondisyon ng apartment. Pag may pinapaupahan ka, make sure hanggat maaari, kung kaya lang naman, no, nakaaya-aya hanggat maaari yung itsura nito, yung mga basic utilities nito, yung mga basic facility nito tulad ng CR, kwarto, veranda kung meron man, at yung bakod nito kung safe ba talaga. May mga apartment kasi na sobrang gaganda naman talaga pero walang umuupa kasi mali yung pagpapresyo nila nito. Kung regarding naman sa pagpipresyong problema nyo, may another vlog tayo na ginawa nung last month yata yun, check nyo na lang dito sa YouTube channel natin. Hindi ko sure kasi kung dito ko sa YouTube na tayo yun, pero alam ko sa TikTok din meron nun, paano nga ba yung tamang pagpapresyo sa paupahan. May mga apartment din naman ngayon na ang pangit-pangit na nga, hindi pa maganda yung presyo nila. Galit ka ba? Kumbaga, malaking factor sa mga nangungupahan ngayon yung facility or yung maayos na community rin, maayos na apartment. May mga apartment din kasi ngayon na hindi naman sobrang ganda, pero yung mga tao wala na kasing choice ngayon, kaya pinipili na lang nilang mangupahan dyan. Pero hanggat maaari, bilang landlord, itaas mo naman ng kaunti yung level no ng apartment mo para hindi naman kahiya-hiya at makaramdam yung mga mangungupahan sa'yo or yung mga renter ng tinatawag na value of money. Di ko naman sinasabing pag may apartment ka na pangit, eh gastusan mo ng milyon. Ang ibig ko lang sabihin, kung may paupahan ka at nagbibigay na no ng mga feedback yung mga nangungupahan sa'yo tungkol sa pangit na dapat improve tulad ng sira sa bubong, sira sa CR, eh tugunan mo na hanggat mare kung maliit lang. Lalong-lalo na kung maliit lang, tugunan mo na, huwag mo nang patagalin. Pakinggan mo din sila. Isa sa mga example natin dyan, yung binalag natin kamakailan sa TikTok, yung isang mga inuupahan ko, na reasonable naman yung presyo, reasonable naman yung condition, pero pag sinasabi ko yung mga problema, hindi tayo napapakinggan masyado. Matagal na tayo nagsasabi na tumutulo na nga yung bubong. Until now, hindi pa rin nagagawa totally yung problema. Possible na yung mga client mo, no, kung ikaw yung may client sa mga ganito or kung ikaw yung nagpapaupas, may renter, maaaring mag-dissatisfied sila sa iyo at mainis sila. At aalisan ka talaga niyan. Number 2, reward your good tenant. Kung may mga tenant ka no, na matagal na sa iyo, marunong magbayad, magaling talaga, may mga times na na-delay pero nababayaran din naman on time afterwards, paminsan-minsan ay bigyan mo din naman sila kung possible lang naman na mga simple rewards lang naman or small token of appreciation. Example sa amin ni Mrs., by next year po, pinaplano namin na kung ang isang client namin or renter ay nakapagpaupa na no, ng straight na isang taon, ay bibigyan namin siya ng reward na kung ano-ano, tulad ng grocery or bigas. Hindi pa namin alam ano exactly, pero meron. Meron kaming bibigay na previous sa kanila or maaaring one-time discount sa paupa, hindi lang namin alam kung magkano. Pero basta meron. Sana all! Dapat meron talagang previous or incentive sa kanila para ganahan din naman sila or masiyahan sila na umuupa sila sa'yo. Number 3, gumamit ka ng property for rent locator. Usong-uso ngayon yan sa mga nagpapaupa, sa mga buy and sell group. May mga tao na nagpo-for rent pero hindi talaga sa kanila yung pinapost nilang for rent. Ito ay pinapost sila in behalf of another person at ikaw bilang naghahanap ng uupahan, pag kinausap mo sila, hihingan ka nila ng maliit lang naman na halaga, 200 to 300 kapalit, no, ng pagtulong nila sa'yo para mahanap yung property na gusto mo. Pero nasa sa'yo na lang kung gusto mo magbayad sa kanila. Pero para sa akin, bilang isang nangungupahan, no, at gusto kong maghanap ng uupahan, para sa akin willing ako magbayad doon ng 300 sa kanya. At bilang renter, pabor sa akin na may nag-a-advertise nung aking property. Ngayon, bilang landlord, hindi mo dapat sila bayaran ng pera. It's up to you na lang kung gusto mo silang abutan pag may nakita sila na client. Pero para sa akin, hindi ito required. Hangga't maaari, piliin mo yung maayos na locator. May mga salbahe din kasi na locator. Sino pa ba naman ang tutulong sa'yo kung di ako?
Hindi naman lahat, no, pero marami diyan magagaling. Marami tayong kaibigan diyan. Ang locator ay isang tao na tutulong sa iyo someday na i-advertise, no, yung iyong paupahan kapalit na maliit na halaga na ibabayad sa kanila ng mga naghahanap ng paupahan or sa mga desperado talaga maghanap ng paupahan. Kahit gaano kaganda ng apartment mo, kung walang naglo-locate niyan or walang tutulong sa iyo or walang advertisement na nangyayari or walang pagpo-post na nangyayari, hindi rin makikita ng ibang mga client diyan or tenant. Hindi mo kalaban ng mga locator. Kaibigan natin sila. Kakampi mo sila. Number 4, learn how to advertise for free in Facebook. May mga paid ads ngayon na ginagawa or nangyayari sa Facebook na kung saan magbabayad ka sa Facebook na maliit na halaga kapalit ng pag-a-ads ng for rent mo na property. Pero kung maliit ka pa lang naman, huwag mo munang gamitin yung mga paid ads. Pwede ka naman for free muna. Mag-post ka muna sa Facebook, mag-post ka sa wall mo, mag-post ka sa pages mo kung meron kang Facebook page, madali lang naman gumawa niyan. Or i-post mo yung mga paupahan mo or i-post mo yung property mo sa iba't ibang buy and sell groups or house for rent groups na malapit sa area ng paupahan mo. Example, ang paupahan mo is nasa Las Piñas, mag-post ka dun sa Las Piñas buy and sell group or sa Las Piñas house for rent group. May mga group kasing ganyan. Dapat sakto din ang location ng tinatarget mo. Libre lang ang mag-post sa Facebook, pero sobrang daming nang naaabot nito na tao. Dapat may timing ka din sa pagpo-post ng pagpapaupa mo. Example, 2 months bago matapos ang kontrata ni tenant, pwede mo na siyang tanungin, no, ngayon pa lang, na kung mag-extend pa ba siya or hindi sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya or pag-send ng letter or email. Kapag sinabi niya na siya ay mag-extend, no need to post to advertise your apartment. So kung hindi naman sila mag-extend, may time ka pa, no, na 2 months para i-post, no, someday yung iyong mga apartment na papaupahan at pwede ka magkaroon ng reservation system sa ibang interested na taong gustong mangupahan sa iyo. Huwag mo nga antayin umalis yung tenant bago ka mag-post ng for rent. Dapat hanggat maaari mag-overlap ng kaunti yung pag-alis sa tenant at yung bagong tenant. Although hindi mo yan mapi-perfect 100%, pero at least meron ka man lang plano para mangyari yan hanggat maaari para maiwasan yung vacancy rate. Number 5, keep a good tenant. Parang konektado rin to sa kanina na incentivize yung ating mga tenant. Kung kaya naman, kung kaya lang naman. Kung matagal na ang tenant mo at good payer ito, hanggat maaari, stay put mo muna yung mga increase na plano mo para sa kanya or sa lahat if mag-i-increase ka ng price. At kung mag-increase ka man sa kanila, eh dahan-dahan lang. Or kaya naman, i-delay mo muna ang pag-increase kung kaya lang naman. At kung talagang di may iwasan na kailangan mo mag-increase, eh magkaroon ka ng formal letter talaga sa kanila upang maunawaan nila na kailangan mo talaga mag-increase. Pero habaan mo rin yung timeline ng pag-send mo sa kanila ng letter at pag-a-apply kung kailan ka mag-i-increase. Let's say mag-i-increase ka kung ng June at January ngayon. Ngayon pa lang, padala mo na isulat kung kaya lang naman. Para at least, pero kung kaya mo naman i-extend yung increase kahit next year na para lang sa kanya na mag-good payer siya, okay lang din naman yun. Mas mabuti yun. Gaya ang sinabi ko, kung kaya mo lang. Kung pwede lang. Dahil wala naman akong karapatan para sabihin sa inyo na huwag kayo mag-increase o dahan-dahan lang. It's up to you pa rin bilang isang landlord, bilang isang nagninegosyo, advice lang naman yan. Para kahit pa paano mapil naman ni renter yung care mo sa kanya. May experience po kami sa landlord, no, nung wife ko. Na one day biglang dumating, no, yung landlord sa bahay nila, medyo lasing pa, at sinabi mag-i-increase na raw next month. Na parang wala lang. Nakakainis man, wala kaming choice kundi bayarin yung increase. Pero inalisan din nila in the future nang biglaan. Pag may umalis kasi na renter sa pinapaupahan mo, may mga time na mababakante yan. 2 weeks to 3 weeks, minsan pa nga 1 or 2 months. Minsan pa nga mas matagal pa diyan. Nangyayari nga sa akin 'yun. Kaya kung hindi ka mabuti, no, na landlord para sa kanila, wala rin kwenta. Huwag mo akong pagsasabi, wala kwenta ng tao, ha? Wawalang iain ka rin nila. At kung may increase ka nga talaga, sabi ko nga kanina, at least man lang 6 months to 1 year yung iyong pagsasabi, hindi yung bibiglayin mo sila. Number 6, be a good landlord. Kung merong mabuting renter, meron ding dapat mabuting landlord. Maging mabuti kang landlord. Sa dami ng mga inupahan natin before, nakakita na ako ng mga example ng good landlord and bad landlord. May mga landlord na nakikinig talaga, no, sa hinaing natin kahit mahirap yung request. Pero merong ding landlord na hindi talaga nakikinig basta pera-pera lang yung nasa isip niya. Huwag puro pera ang nasa isip natin pag landlord ka na. Hoy, huwag mo pagsasabihin mo kang pera. Lagi mo isipin ang kapakanan ng mga renter mo sa loob bago yung pera. Ang pera na yan ay magko-compound sa'yo someday or dadami yan. Actually, walang katapusan yan, unlimited yan. Lalong-lalo na kung may paupahan ka talaga. Pero ang good renter, iilan lang yan. Mag-loss ka man ng pera for now dahil sa mga repair o sa mga request, okay lang yan. Magko-compound yung pera mo eh. Pero yung mga good renter, hindi dumadami yan. Actually, pakunti ng pakunti yung good renter dahil sa mga bad landlord. Maging mabuti ka renter kung ikaw ay nangungupahan, pero maging mabuti ka rin landlord kung ikaw naman yung nagpapaupa. Hindi tayo perfectong landlord, no? Pero itry natin yung the best version of ourselves as a landlord daily. Huwag natin tignan yung renter as an ATM. Tignan natin yung mga renter natin as a partner. Sila ang nagbibigay sa'yo ng monthly cash flow.
Kung maganda ang relasyon mo sa kanila, sila mismo yung mag-advertise sa'yo, maniwala ka sa property mo sa ibang kamag-anak or kakilala nila. Nasasabihin nila na tong landlord na to maayos, mabait. Pero kung walang yakan landlord, maniwala ka, pag-iinitan nila yung apartment mo. Akala mo nakakatipid ka, pero hindi pala. Sa pagiging mabuting landlord naman, huwag naman din sobra. Pwede kang maabuso. Mabait ka pero medyo stricto din, lalo na sa contract. Huwag din naman sobrang higpit, baka masakal. Huwag din naman sobrang lambot, baka mapisil ka. Actually, sobrang dami pa talagang paraan how to avoid high vacancy rate at marami pang solusyon dyan. Pero ilan lang to, no, sa madalas, no, na reason ng high vacancy rate at ito yung madalas na solusyon para sa high vacancy rate. Kung may kulang pala sa mga sinabi ko, just comment down below. At kung may natutunan ka sa vlog na to, baka pwede mo naman subscribe yung YouTube channel natin. Share nyo rin sa mga kaibigan nyo upang marami pang makapanood ng mga videos katulad dito. Salamat!